Hello everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. And for today's video, ito yung inaantay nyo na vlog kasi ngayon, pagtatapatay natin si Michelle D ng Philippines at si Antonia Parcil ng Thailand. Saan ba sila pwedeng magkatalo? Ayan, ito yung mga gusto nyo mga content, di ba? Okay, but before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron tayong bagong upload na videos. At pwedeng-pwede rin po kayo follow sa aking mga social media account. So, subscribe na! Hello everyone! So yun guys ha, simplify ko na lang yung ating video ha. Sasabihin ko na lang yung mga important details. So ililist natin yung mga chika-chika, okay? Okay, start na agad tayo. Una sa credentials, halos hindi sila nagkakalayo. Halos pareha sila ng credentials. Kasi model and artista din silang dalawa. At galing sa mga kilalang universities. Ang lamang lang ni Michelle ay nagte-training na siya sa Philippine Air Force and President of Inner Peace Foundation. So, kung credentials ang pagbabasihan, pasok na pasok ang dalawang to sa Miss Universe. So, makakahinga ang Thailand at Philippines kung credentials lang naman ang pag-uusapan. Especially ang ating candidate, di ba? For their advocacies naman, solid ang advocacy ni Michelle D about autism awareness at mental health education. While si Antonia, maraming charity works na nagawa. Actually, meron siyang charity ang tawag Little Steps. She started that 10 years ago. And marami siyang nagawa sa community. Kumbaga, dito kung solid ang advocacy, Michelle D. Pero kung paramihan na nagawa si Antonia, I hope supportahan ng organization ang advocacy ni Michelle kasi ligwak tayo kapag nagbilangan na talaga ng nagawa sa community. Kasi aanhin mo ang legit advocacy kung kukunti lang reach, di ba? Well, anyway, ang malaga, meron tayong legit na advocacy kasi nga, backstory din yun ni Michelle. Okay guys, kung beauty naman, pare sila maganda. Yung isa, meron siyang universal beauty, si Antonia. Tapos yung ate naman, si Michelle D, oriental beauty. So dito guys, iiwan ko na sa inyo to kung sino ang may mas magandang mukha ha. Pero ang sasabi ko, kapag padala tayo ng oriental beauty sa Miss Universe, hindi tayo nabibigo. As in, ang lalayo ng nararating, di ba? Kung makikita nyo ang track record ng mga Filipina beauty or mga oriental beauty na pinapadala sa Miss Universe, ang lalayo ng mga narating. For physical attributes naman, kung height ang buusapan, halos hindi naman sila nakakalo ng height, di ba? Kasi ito yung typical na beauty queen, matatangkad na babae. Pero sa katawan o sa proportions, siguro, sige, ibigin na natin ito sa Thailand. Aminado naman tayo na mas maganda naman talaga ang body ni Antonia. Kasi nga, di ba, pasabog talaga ang core. Again, guys, ha, itong pag-comment natin, pagbibigay natin opinion as a candidate for Miss Universe, not as a person, ha, kaya walang personalan. Ganon. O, di ba, ang bilis ng pacing ng ating vlog? Okay, so stage presence naman, ito, magandang laban dito. Kasi yung candidate natin is skills ang pinapakita sa stage. Kumbaga, maraming ganap si Michelle sa pasarela, kaya nga may snake walk, di ba? Pero mas dangerous ang stage presence si Antonia kasi walang masyadong nagaganap pero ang lakas ng dating. Kasi nga, ang aura and yung vibe ni Antonia, ang ganda. Si Michelle, kung malala nyo, ang ganda ng pasok ng mukha ni Michelle during the Miss Universe Philippines 2023 evening competition. Napaka-fierce, ang lakas ang dating. Tapos si Antonia naman, ito yung nakakatakot talaga, yung effortless, yung titingin-tingin lang, pero pasabog, parang ano, pumapauli na Vega, yung walang masyadong ginagawa, pero ang lakas ang dating. Yun. Tapos si Michelle, di kasi, ang problem natin kay Michelle, hindi masyado tumatagos yung stage presence or yung aura niya sa mga screen. Pero in person, napakahalimaw talaga ni Michelle kapag nakikita mo siya naglalakad sa stage na ang pangkad na babae, ang lalaki ng mga galaw, tapos isama mo pa yung kanyang facial expressions. Grabe, pasabog si Michelle in person. So, kaya, diba guys, na-notice nyo din kung gaano kalakas ang stage presence ni Antonia, no? Well, anyway, ang ganda ng laban. Okay, ito naman. Alam ko, napaka-importante ito, yung communication skills. Ito naman, inisa-isa ko talaga yung kanilang mga interviews. Tapos, i-reference rin natin yung nangyari sa kanilang national pageant kung paano sila sumagot sa Q&A. And for that, halos same lang din sila ng level ng communication skills. Pero yung level ng communication skills, kayang manalo sa Miss Universe.
kumbaga, kung si Michelle D, ang lamang ni Michelle D is magaling si Michelle D when it comes sa content, yung mga sinasabi. Pero sa pag-deliver, mas powerful mag-deliver si Antonia. Pero in fairness naman sa dalawang to, yung gantong level ng communication skills, kayo manalo sa Miss Universe. Tapos sa personality naman guys, or sa character, yung mga pinapakita nila, halos same lang din. Ito yung traditional na beauty queen na voice lang, hindi masyadong loud, ayun, parang laging ayos na ayos. Ayun, parang hindi sila nagkakalayo kasi di ba may mga beauty queens tayo na pinapadala sa Miss Universe na loud, ganyan, like sila MJ Lastimosa, ganyan. Tapos si Rabia na makunta talaga. Tapos meron mga traditional beauty queen na like sila Bea na tahimik lang pero umaabot ng top 5. Itong dalawa sa personality nila, very traditional na beauty queen. So ito na guys, kung capability sa pag-uusapan or yung sabihin natin mga technical aspects ng competition, itong dalawang to talagang pwedeng-pwedeng pumasok ng top 5. Kung ano ha, kung skills sa pag-uusapan or capability sa mga candidates. But, meron ang Thailand na wala ang Philippines. Meron silang Hello Universe. Kumbaga, kung gugustuhin niyang palalunin si ano, si Antonia or ang Thailand, isang kumpas lang, mananalo ang Thailand. Or kung gusto niya ilaglag si Philippines, kaya-kaya niyang gawin yun, di ba? Kasi nga, meron silang ano, matinding card, di ba? At saka, syempre, alam ko naririg-dirig niyo na rin ang situation ngayon ng Miss Universe Organization. So, kailangan nila magpanalo ng malakas na bansa na kayang iahon ang organization. Diba? Kasi, ligwak talaga ang last edition, di ba? Kita niyo naman yun eh. Nababasa-basa yun sa internet ko ano yung issue ngayon ng organization. So, kailangan talaga nila magpanalo ng malakas na bansa. At saka kung manonotice yun sa mga platforms, like kung sa pinalabas sa Miss Universe, wala, mahina ang views. Ikaw ba naman laglag mong Philippines, laglag mong Thailand, laglag mong Indonesia o Vietnam, na kung saan ang laki ng fanbase, talagang malalaglag din talaga organization, di ba? So, I think natuto na si Hello Universe this time. Pero guys ha, kung dinisregard natin si Hello Universe, Team Philippines and Team Thailand ako this year. Anyway, sinasabi ko naman sa inyo, di ba? Talagang honest naman ako sa inyo kung sino yung gusto kong candidate. Like, for 2020, sabi ko gusto ko si Thailand and Philippines, di ba? So, this year, Thailand and Philippines ulit ako. Ayun. Tsaka isa pang reason, gusto ko rin makabawi ang Asian delegates kasi kung makita natin sa last edition, di ba, the Americas ang pasok sa top 5. Ligwak tayo lahat. Kawawa talaga mga Asian delegates. At this time, nakakaba kasi tayo naman nagdadayo ngayon sa El Salvador at lunggaya ng mga Latina talaga, di ba? So, kailangan natin makabawi kasi kawawa talaga ang Asian countries sa last edition ng Miss Universe. So, kung manalo ang Thailand, okay lang. Pero sana magpang-abot ang Thailand at Philippines sa top 5. Yun. Kayo guys, ano pa ang opinion nyo sa ating napag-usapan? Mag-comment na kayo dyan sa baba. Tapos sa susunod na vlog natin siguro, mag-i-start na tayo para halukayin ang mga details or informations about sa mga ibang delegates like sila Miss France, South Africa, Puerto Rico. O Puerto Rico guys ha, kung makikita nyo ang track record, magandang standing nila sa Miss Universe, lagi silang pasok. So yun lang guys, I hope na nag-enjoy naman kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give me thumbs up. At kung bago pala kayo dito sa ating YouTube channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio, see you po sa ating next vlog. Bye!